scanner po na metal detector, pang detector na pinapasok ng PNP. So yung video po sabihin, hindi lang si pastor ang hinahanap natin, kundi meron tayong iba pang target dun sa loob. Pag-confirm po. We don't have any other targets sa loob. Ang target talaga namin is mahuli si Quiboloy and four others. Wala nang iba. So please huwag kayo ulit agad maniwala kung ano yung mga sinasabi ng KOGC members. Kasi kagaya kahapon, ang sabi po, bumahin namin ang old cathedral after 2 hours, no? Pag hindi mag-surrender si Quiboloy. Ang ilang oras na today. And never namin sisirain ang any structure or ng KOGC na pasasabuhin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the KOGC members. We are after the fugitive Quiboloy. So, sana naman appeal din namin dun sa mga members and followers, supporters ng KOJC, na sana maintindihan ninyo na ito po ang pag-implement ng warrant of arrest ay trabaho ng pulis. Inutos po ito sa amin ng korte. Hindi po ang pulis ang kalaban. Dapat sagutin ni Quiboloy and four others yung mga inaakusa against sa kanila. So, we have to call for justice para sa mga victims. So, huwag natin ilayo sana yung ang issue ng implementation of warrants of arrest, yung ginagawa ng mga pulisan, dun sa mga iba't ibang mga initiate, no? Sana maintindihan ninyo na trabaho lang po ang ginagawa ng polis. And gusto po talaga din namin na matapusagan. Kaya ang appeal namin doon sa mga supporters, especially the lawyers of Quiboloy and four others, na sumarende na lang. Harapin ang kanyang kaso sa hukuman. Total, marami naman siyang abogado na magagaling, na pwede magdepensa at ipakita kung siya talaga ay innocent. Ma'am Ali, I will go off on Sir Davao. Any comment po about the statement ni President Bongbong Marcos na wala daw pong armas na itinapasok sa loob ng compound? Yes po, we acknowledge the observation of our President. But yung operation po ng KB sa the compound, yung muna po pumasok, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga senior po din is natin, wala pong armas niya. Ang may mga armas ng po is yung mga perimeter security namin. And the certain case, if in case, may kinakailangan ng police interventions. Sir, pero paano po may mga long firearms inside that? Yung na po, may mga minisipo tayo na nakatalaga din as perimeter security and for police interventions if necessary. Sir, asahan pa rin po ba yung deployment ng forces natin while ongoing ito, sir? Kasi ito yung parang sa mga concern ng members na bakit meron pa rin naka-cordon pa rin in some areas and still meron pa rin nakabarikada outside and inside. Yes, again, this is a complex, no, na situation. Medyo challenged nga ito sa amin. It will continue as long necessary yung presence nila doon. And again, our appeal, no, na sana itulungan ninyo ang PNP. Gusto na rin namin matapos din to, and we bring people to court, no, to answer kung mayroon man silang kasalanan. Remember, hindi pa proven guilty yung ating mga subject of the warrants of arrest. May mga rights po na afforded to sa kanila. So, our people, as required by the plan, no, ng security plan ng task force, will stay as long as it is necessary. Sir, ilan na pong forces yung na-deploy natin? At saan saan to galing? Yeah, again, we have still the same number, no, yung 2,000 na binigay ng ating regional director. At ito po ay nagre-relievo lang, no, 24/7 to give time for others to rest, because again, Davao and Region 11 has no convenience or luxury of resources, tao, logistics materials. So nagpapalitan po dahil hindi lang po ito, take note, hindi lang itong trabaho ng PNP sa ngayon, no, marami pa kaming concern, no, dito halos nabuhos na kami because of these challenges na nakikita po natin. So again, our appeal to the public,
to help your men in uniform to implement, no, yung dapat naming implement. Pero hindi pa rin ito excessive, sir, as they say. If that is the requirement ng ating personnel, ng ating commander, then they have the leeway, no, to implement, no, or to give augmentation. So we deployed many personnel coming from different regions. How we make sure na hindi makukompromise yung kanilang mga areas din? Yes, adjusted na po yan. No? It's part already of our standard operating procedure. Ito po ay masabi nating man-made ano ito eh, induced na concern. So nabibigyan namin ng support. In likely manner na pag mayroon tayong natural calamities, mayroon po kaming resources na pinupour in. So parang nagiging way of life na ng PNP, whether it's man-made or natural calamity, ay kinikater po na yun yung Philippine National Police. We help each other. We do bayanihan, no? In fact, yung AFP and other agencies are helping us also. Sir, for the auditorium, marami namang mga wanted na may patong din sa ulo. Pero bakit iba yung response natin for that? I already answered that, no? Factors affecting why. So hindi ko na ulitin po ang sagot ko. Sir, how was the budget na in-spend po? I have no idea on that, but of course it is a regular budget given per capita sa mga tao nating nade-deploy day to day. Sir, going back dun sa alleged phone call from a policeman dun sa Attorney Kaloro, do you have an internal investigation to verify if that really happened? Sinong sagot na? Attorney Laurenti? Sir, actually, hindi pa namin na naririnig ng mga kaming document. But in this case, we have to verify first the authenticity of that record or not. So there is an internal investigation? If in case matako kami ng copy, probably, meron. Pero first nga, i-verify muna namin. Once makakuha kami ng copy o makareceive kami, it will be prudent for us na i-verify muna namin ang authenticity. Okay. Pero may effort to get that cut. Sir, let me try you again. To clarify ko lang, sir, ano yung sinasabi mo na resistance sa part ng PJC since andun na nga kayo and napasok na yung report? Ano yung resistance? Well, for example, there are reports are coming in na there are areas na talagang nade-delay. Because, yun nga, nagbibigay sila ng somehow parang dinidisturb nila yung ating kasamaan sa PNP. Not all areas ay agad-agad mapasukan ng ating kasamaan sa PNP. In fact, some of the members of the media are not even allowed to go inside doon sa area nila. Kaya kailangan din dagdagan talaga. Yes, again, it's a wide area, sinabi po namin. At iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung hinarap na ating PNP every day just to cover all the areas. Sir, by the number of forces that we are deploying or mobilizing, can you compare it to a major calamity? I mean, natural? Well, I don't have any point of comparison. Again, we go back to the premise. This now we consider a high-profile case. Dahil, remember, maraming supporters with due respect to Pastor Quiboloy, maraming churchgoers and all. So, it really requires, no, this much number. We need to control the crowd, we need to manage the traffic outside. Yun po, yung mga factors na tinitingnan natin. Sir, last time the press con kahapon, sir, sabi ko ni, during the press con po kay Attorney Torion kahapon, binisat po niya yung matter na victim daw po ng human trafficking and she denied it. What happened po, sir? The PNP only acted upon the request of the daughter to rescue her mother. So yun po ginawa natin and we were assisted by the SWD. So nakalabas yung mother, nakausap yung mag-ina. As to kung gusto mo maring ng mother sa loob o hindi na po namin yung pwedeng o hindi na po namin yung control. As long as may pumunta sa amin, humingi ng tulong, na kung pwede ma-rescue ang kanyang pamilya doon sa loob, yun po ay gagawin namin. Hindi naman namin tinitingnan kung
loyal ba siya doon or gusto ba niya talaga magpa-rescue or hindi. As long as may request for assistance for a rescue, yan po ang gagawin natin with the help of DSWD. Mang may blue box na pinapasok daw kagabi na hindi na-assess ka na ng KOJC, can we confirm kung anong laman po ng blue box na yun? Nasagot na po yan ni Sir Alba kanina. Kung may mga reactions po sa social media na hinahanap doon si Pastor sa mga weird areas like yung mga tubo, sa mga nasa shoebox, or whatever is that, is it part still of the SOP ng pulisyan po? It's still a strategy of the ground commander. Strategy na ng ground commander. Sir Albert, ano-ano na yung mga nakumpiskan natin? May pera ba? May baril, dito, whatever? Na pwede natin mag-asa ng evidence? Well, sa ngayon, I cannot confirm or deny the information. We'll get the information from the task force commander on that. So far, ilan po yung sudatan, ma'am, from the start of the operation hanggang ngayon, the parts of PNP at saka ng KLJs? Sa part ng PNP, based sa record ng Regional Medical and Dental Unit, meron na pong 60 na sudatan ng PNP members, and then meron kami na-cater na dalawa na members ng KOJC na na-treat namin. Yun po ang record. Kamusta na po ito mga pulis na? Papagalingan sila. I'd like to, along that line, I'd like to take this opportunity yung sinasabing resistance kanina. Yun pong sagot, nasusugatan yung ating kapulisan in the performance of their duties. Kailang nag-exercise ng maximum tolerance. Yun po ang sacrifices din. Kasi yung nakikita natin, yung paghihirap ng ibang quarters, but dito, I'm referring to the members of the KOJC, everybody is actually having inconvenience in their life right now, kasama rin yung PNP. We do not like this, we do not want this. As much as possible, sana in 1 day, 2 days, makuha namin. So it did not happen. It's because of the so-called resistance. Sir, sa manong na KOJC members, ano na update sa kanila mga nakasuhan? Meron tayong nakasuhan at 29 KOJC members. And then, there were 5 cases through inquest proceedings. And currently, yung iba na wala na sa Davao City Police Office custodial facility po sila. And yung update sa akin kahapon na they are processing for their bail. Ano po yung mga cases? Assorted cases. Yung iba, dalawang case na obstruction of justice and direct assault. Yung iba, obstruction of justice na. May mga women po, nung dispersal, may mga women po na ginilid yung ating mga women police. Kasama din po yun sa mga. Ang mga, I don't have the exact number na kung may, ano ba, may babae, or mostly lalaki. Sir Alba, sir, i-clarify ko lang ulit yung number of groups. So, bale, 2,000 po sila nag-relevo. That's a more, not the exact number. Nag-iba rin, minsan, iba dyan nga, na, yun, nasusugatan, na hospital. So, nagmamahimos plus yung aming kasamaan. But more or less, ito yung nade-deploy natin sa CDM, sa specialized units natin, yung ating arresting officer, and so on and so forth. So, yun po ang nag-replenish every day. So, 1,000 on Dapat? We cannot give you the specific information. Pero lahat na yun, yung 2,000, all in all, sa compound na bus? That is a specific and operational information. We cannot divulge. Sir Alba, can you confirm that we have to check on that. Okay. So, without detailing the specifics, what's the game plan in case makuha si Pastor anytime today or in the next few days? Saan siya dadalhin? Well, that's an SOP na kung sino yung nag-issue ng warrants of arrest na korte, doon po natin siya dadalhin. But of course, kung mayroong dinaramdam si yung mga subjects natin, first is i-treat muna natin. I-treat natin. But kung wala naman, diretso na po tayo doon sa judge na nag-issue ng warrant for the issuance of the commitment. I-commit po sa judge. The judge will decide kung saan siya. Yes. Opo. Sir? Malapit na ba ito, sir?
Malaki sa pangkakaroon nila. Yung timeline? Nasagot ko na yung timeline. Feeling lang, feeling niya. Malapit na. Days na lang ba? We will ask the task force commander. He is the right person to say when and when not to terminate this entire operation. So, hindi totoo yung nasa social media, sir, na 9 million a day ang gastos ng this operation? Well, I don't have exact information on that. Sir, how many... But there is a budget, of course. Pag nag-deploy tayo, we need fuel, we need food, no? We need ng tulugan ating kapulisan. Yun nga, just imagine yung resources na nagagastos po ng PNP ng gobyerno just you know, to look for these people, subjects of warrants of arrest. Until now po ay refuse to cooperate with our law sa ating batas. Wala naman pa kaming objective dito, just to account these people, to answer kung ano may dapat sagutin sa korte. Sir, so how many task force commanders na yun sa ground? As already said by Police Brigadier General Alba, it's a tactical operation. So we cannot give you the specifics of that. So we hope you understand. Last two. Can we have last two questions? Kung ano? Two questions. Yes. Sir, from anybody's sa group. Paano niyo nakombat yung fake news sa social media? Paano na? Combat. How did you fight the spread of fake news? Paano namin na... alam nyo, anybody can just post anything on social media. Ang pinapakita ng ating kapulisan, wala po kaming sinasabing kinokombat. We just inform the public kasi ang wide usage ngayon po ay nasa internet. So kung ano po nakikita namin na hindi tama, no? At alam namin may kasinungalingan. Ayan po, ay pinapalabas namin yung totoo. We have, some of you were medyo na-challenge kayo kahapon, di ba? You were attempting to enter the gate, but you were prevented. So yun po ang napupost na capture natin. Wala po kaming ginagawang kinokombat namin. But we just publish and inform the public what is the real picture na ginagawa po ninyong PNP dito. Sir Marvin Ban from XFM Davao, may hawak na ngayon ang KOJC na temporary protection order. May changes po ba sa itong the way they cooperate to PNP or negotiation po? Wala po. As part of the PNP, kundi yung paling po yung pag-iing ko na aming one of us. And as I said earlier, yung release na bagong order ng court, clarification doon sa order is it's trend as the position of the PNP. Yung cooperation po ng KOJC, still the same po ba? Yeah, from the beginning, ganun pa lang. May nakakaranas pa rin naman tayo ng konting resistance from them sa pag-implement ng warrants. Sir, in connection to that, sir, may constant communication po ba ang PNP and with attorney period? Kasi, for example, the informations kahapon po na, for example, the bombing incident, medyo mahirap pong i-counter yun, no? So, paano po? Yeah, that's why, in our own perspective dito, I think it's not the proper forum na doon natin sasabihin yun. Because we have a legitimate law enforcement in authority na pwede mong idulog kung mayroong mga reklamo, kung anong pinakamalapit na police station, that is an SOP, if you are being victimized by crime or about to be victimized by crime, lumapit po tayo sa ating PNP. Ayun po ang masabi ko kay... Kasi pag ganun po ang way natin to report what is happening or what is about to happen, ano pong mangyayari? It's anarchy and chaos. So again, why not try approaching the PNP once in a while? Maghanap tayo ng paraan na matulungan tayo. We are here to support, provide protection. Ngayon, kung hindi gagalaw yung ating PNP, then we'll give disciplinary action sa aming kasama sa PNP. Yun po. Okay, thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Please remain kasi na-prepare kami ng lunch program.
Pero pack lang yung binigay namin para alam ko busy kayo from here, there, and there. So, pack na siya. Please, ano, remain in that.